Okay, kabayan, sa ating dagdag kaalaman dahil po sa mga tanong na tanggap ng ating programa ukol sa Hipong Banamay, naitanong po namin kay Director Willie Cruz ng Region 4A kung ito po ay bahagi pa ng kanilang programa sa produksyon ng hipon. Hindi raw ito mawawala, kabayan. Alam po ninyo, ang Banamay ay ilang taon nang sinusubaybayan ng ating programa sapagkat nakita nating ito ay makapagbibigay ng hanap buhay sa maraming nasa larangan ng pangisdaan. Sa ngayon, laging kapos sa hipon ang Pilipinas. Kung kaya't magandang proyekto ito kung pag-uukulan lamang ng pansin ng ating gobyerno at huwag magpapabaya sa larangan ng pangisdaan. Nasabing ito ay magandang alagaan at may teknolohiya ng taglay ang ating bansa ukol po sa Hipong Banamay. No, ang malaking pagbabagong nagaganap dito sa inyong sentro. Okay, ang meron tayong mga milestone activities dito. Una rito siguro yung Banamay kasi ito yung may nationwide impact sa ngayon. Pangalawa yung ating saline tolerant tilapia na mayroon ding national impact. So ito yung dalawa sa siguro leading research output natin dito ngayon sa Dagupan City. This is called Pineios Banamay. Pineios Banamay. Is this the scientific name ng Banamay? Dalawa ang ginagamit, Lito Pineios at Pineios Banamay. Okay, pwede bang ipaliwanag nyo sa amin dito kung ano po ang karakteristik ng Banamay at anong pagkakaiba nito sa Monodon Pineios at saka sa iba pang uri ng mga crustaceans sa Pilipinas? Una, meron ang research ng Banamay ay advanced compared sa Monodon. Aha. Ibig sabihin, meron na tayong mabibiling mga breeders nito na malinis sa mga sakit na tumama sa ating Pineios Monodon. In terms of growing, very hardy siya. Kumbaga sa ibang species, parang tilapia. Okay. Matibay sa adverse environmental condition. At hindi niya kailangan ang mataas na protina. Ibig sabihin, mas mababa ang magiging gastos natin kung Banamay ang ating aalagaan. Ang survival rate niya ay mataas din. So, unlike sa tiger prone, maganda na yung sistema mo ng pag-aalaga, and yet, may problema ka pa rin in terms of survival rate. Pwede bang, when you speak of survival ng nasabing hipon, ano, pwede bang i-culture na to at maparami natin para magkaroon ng chance sa yung mga gusto magpalaki? Actually, ginagawa na natin ito dito sa center. No? Ito ay collaboration ng private group at ng government. Government para makita natin yung mga sistema na ginagawa ng private group tungkol dito sa Banamay at matuto rin ng mas madalian itong ating government tungkol sa pag-aalaga nitong klaseng hipon na ito. So nakita natin na hindi kailangang marami ang breeders ito. Sa 500 pairs na breeders, kaya nating mag-produce ng mga 95 million fry in a year. Ano ang survival rate nito? Ang survival rate sa grow out, ang pinakamababa natin is 45. So we are hoping na eventually ang survival rate natin ay tataas to 80%. Ilan bang stages mayroon ng Pineios Banamay? Pareho din sa Monodon. Mas maigsi ito ang bilangan dito, days. So 16 days lang from the day na nag-spawn siya, pwede nang ibenta. Banamay, kabayan, isang uri ng hipon na may bigay na pakinabang sa lahat kung pag-uukulan lamang ng pansin at panahon at kakayahan ng ating pamahalaan. Banamay, kabayan, mula po sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin.